Hi guys, so ngayon is pagpapatuloy natin itong natitirang 10 companies na kabilang sa PSEI. Okay, so number 1 is yung Converge Information and Communications Technology Solution Incorporated. Ang haba, no? So, okay, yan, lakyan natin. So, ang ating pagbabatayan is kung nasa ibabaw itong mga price action. Pag nasa ibabaw na siya ni 50, pero wala pa siya dito sa 200, kailangan nasa ibabaw ng 200 doon sa mga maglolong position. Okay? So, doon sa mga day trader, itong 50 is kailangan mag-agree. Kung hindi mag-agree yung 50, wala pa rin siya sa 50, MA, okay? Para sa mga day traders. Sa 200 is para sa mga naglolong position. Okay? Yung long term. Okay? Tapos isilipin ko yung RSI para ma-share ko sa inyo kung ano yung nakikita ko sa RSI. Okay? So, sa weekly time frame, ang gagamitin natin sa dalawang time frame, no? Itong number one is yung weekly. Okay? Itong weekly is para sa long term. Okay? Yung naglolong position. And para sa mga day trader, kung titingin kayo sa MA50. Okay? Alright. So, ngayon is Converge, tingnan natin sa daily time frame, is naka-down. Okay? Ayan. Down siya. So, nagsisideway siya, no? Tingnan natin. Dito sa 1 week. At least, gumagawa na siya ng wala pang 200, ano? Kasi yung period niya is wala pa siyang 200 counts. So, 50. Yung 50 nga, nag-start lang dito, eh, no? So, ayan. Ayan, tumataas siya dito, eh. Okay? So, maari siyang magkakaroon ng uptrend. Okay? Ayan. As long as kasa nagkaroon dito ng breakout. Ito. Ayun. Kita mo yung RSI is nag-breakout dito pababa. So, let's see kung mabibreak ito. Itong support na to. Okay? Yung diretso na yan. Okay? Yan. Right, so dapat hindi diyan bababa sa weekly. Okay, so overall is naka sideway itong si Converge. Oh, next, medyo bibilisan natin, ha. I'm sorry. So dun sa ASEAN Corporation, sa weekly is naka sideway. Okay, sa 1 day, okay, is naka down. Okay, para sa mga day traders. All right. But overall is naka-sideway pa kasi medyo naka-side tayo sa mga nag-long position or yung nag-long term. Right? So ito naman si AEV Aboitiz Equity Venture. Ayun, nagsi-sideway ano sa daily. Okay. So na-miss niyo ba ako? Long hair na si Kuya, 'di ba? Okay, nagsi-sideway pa rin ano. Nagsi-sideway siya sa long term. Okay? So, sideway. Nililista ko eh. So, Ali. Okay. So, yung ibang companies is na-upload na natin sa ating video shorts. Okay. So, i-click nyo lang dyan sa ating short videos. Or hashtag yung, kunyari, Jollibee, hashtag JFC. Kunyari, BDO. So, hashtag BDO. Makikita mo na dyan. Pero, pumasok ka muna sa ating channel, no? So, sa Ali is, ayan, nagtito downtrend, ano? Actually, naka-downtrend pa rin siya. Okay? Kasi sa long term, ito titignan natin dyan. Okay? Yung, ayan. So, actually, ganyan ang, siguro magkakaroon siya ng konting up dyan kasi hindi pa ito nakatodo sa 70. Andito pa yung 70 ng RSI. So, maaring pataas pa dito. Tataas pa siya ng konti bago siya uli magano magpa-fluctuate. Okay? Kasi nandito yung 200 mo eh. So, may chance na mag-bounce dito sa MA50. Okay? Pero sa long position is not in time pa rin. Or wala pa sa tamang panahon para mag-enter tayo sa Ali. Okay? Sa 1 day, tingnan natin. Nag-stay yung ating araw dito kanina, no?
Aboray na natin kasi para dun siya sa weekly eh. Okay, and ito pa. Okay. Sorry. See, sa time frame ng one day is magkakaroon ng resistance doon. So, more on doon tayo sa long term. Okay, so overall, itong ali is naka-sideway pa rin. Right? So, double check nga natin. Yes, naka-sideway pa rin siya. Okay. Kasi nagsusupport siya ron eh. Ayun o. Hindi siya nag-create ng another high dito. Okay. So, again, yung ating next is yung ating emperador. Okay. Emperador is kitang-kita naka-sideway. Ano? Pwede kang kumuha ng box dyan eh. Ayan. Nag-sideway siya. Okay. Ayan. Tinan mo. Ayan. Yung resistance niya, ano, no? Dapat gumawa siya ng another high. High than the previous highs. Okay? So, nagsisideway siya yung MP. Emperador Incorporated. Although dito sa, tingnan mo dito sa daily, ano, sa para sa mga day traders is medyo high. Maganda itong sinasabi ng, ano, ng RSI sa daily. Okay? Kasi, after ng 50, okay? Tingnan mo, ha? Kukuha tayo dito after ng 50 line. Okay? So, 48, 49, 50. Okay, saan naman tayo magbilang eh. So, ayan. So, magkakaroon dyan ng konting high. Okay? So, pag yan, nag-breakout nyo yan, tumama siya rito, tumusot doon. Magkakaroon din ng breakout yan, actually. Kasi itong angle na to is maganda. Yung angle na to actually is yun yung may angle na nagkakaroon ng yung lumilipad, nagkakaroon ng rally. Okay, o tinan mo dito yung angle na to. Okay, yung angle na yan, see, yun. Okay, yung angle na to, tingnan natin, ayun, see, mataas ano. So idamay mo yun, yung isa na yun. Okay, after ng 50, nagkaroon siya ng angle ano. Pero makukuha mo yun actually, tingnan mo ha. Makukuha mo yun. See? After mo dito, okay? After mo dito, nagkaroon siya ng breakout to, no? Diba yun nasa tapat siya nito? Okay? So, makikita mo yun. Mahabol mo to. Mahabol mo tong 1, 2, 3, 4. 4 days. Right? So, yun is kung sinusubiben mo. Like I said, kung hindi ka naman daily trader, naglo-long position ka, which is very safe, okay, is tingnan mo to. Parin na natin to, ano. Ayan. Naka-uptrend siya. Ayan. Pare siyang naka-uptrend. Okay. Ano ba pinipindot natin doon? Nagpipindot. Wala naman pinipindot. Mukhang na-miss ko itong ano ko ha. Sa pagsasalita. I'm sure na-miss nyo ako, no? I'm sorry kasi ang ating oras is 12-hour duty sa work. Buti ngayon is nasa bakasyon tayo. Okay? So, overall itong si Emperador is naka-sideway. Although nagkakaroon ng uptrend dito, no? Pero wala pa rin eh. Kahit, kasi weekly yan eh. Okay? Kahit naman na ganyan, pa-uptrend to. Yung angle niya is pangit. Masyadong, less than ano 45 pataas, at least 60 degree. Okay, pinapansin niyo ba 'yon yung angle? So, ang MP is naka sideway. Okay, mag-agree tayo doon. Ako lang naman yung nagsasalita, hindi ko na mga narinig. So, okay, so itong si JG Summit, okay? Naka sideway. Kasi tinan mo yung kanyang horizontal line sa weekly, no? So, hindi pa time para bumili yung mga long traders or yung mga naglo-long term. Okay, kasi sa weekly yan nakatingin eh, yung mga long term. Kaya pares natin binabasa actually. So, naka-sideway yung ating daily. Okay? Pero sa daily is meron siyang yan, tingnan mo dito sa daily, ha? Sasabihin ko kung kailan kayo bibili sa daily. Pag tiningnan mo dito sa daily, okay, tingnan mo to. Ayan. Pag iyan nag-break dito, pataas, ayun, pumasok ka na. Okay, kasi iyan na yung
sa ating RSID, ito nga ako ilagay yung aking muka. Nakaano dito eh, nakasagabal. So, ayan, tingnan mo. Ayan, nakita tuloy yung ating Investigrams. Credit to Investigrams, yung ating ginagamit na charting tool. Okay? So, ayan, tingnan mo. Oh. Alright? Kasi, para mo sinabi na kailan natapos yung uptrend na to. Yung short-term uptrend na yan. Okay? Oh, sabihin mo lang dito. Dito ka gumuhit. Diba dito? Nagkaroon siya ng breakout, no? Ayun, makakuha mo itong makakapag-out ka, makakapag-benta ka. And then, ito, notice itong ating golden cross. Okay? So, makukuha mo yung sideway na pa-uptrend. Okay? So, itong JGS, okay? JG Summit, okay? Is naka-sideway. Okay, last four, yung ating B-Gold. Okay. So, kumpleto na natin yung 30 companies, no? Yung 20 companies is nauna na nating na-upload sa ating YouTube Shorts video. So, i-click nyo na lang yung ating Shorts videos dyan. Okay? So, every week is mag-upload tayo pa isa-isa every day. Okay? Pero yung ating updated is every week is dun sa ating Patreon. And ilalagay ko din dito sa ating ilalagay ko rin dito sa ating YouTube membership. Okay? So, i-activate ko rin yun. Okay? So, very clear, itong ating pure gold is naka-sideway. And, ayan, no, nasa gitna siya ng 50 and 200. Going sa ating mga long traders o long-term traders. Okay? Tingnan natin. Pero, wala pa rin eh. Naka-down siya. Okay? Ayan, no. Down siya. Papuntang ganyan. Okay? So, masabi natin na naka-downtrend, naka-sideway kasi weekly to eh. At least yung 20, yung year to date, okay? At least kasi ito 2022 na to eh. So 23, okay? O naka-sideway. Yung utak ko nasa 23 eh. Pasensya na. SCC Semirara, okay? So nagsa-sideway. Yan. Nagsa-sideway siya. Okay? Kaya nagtataka siguro kayo, ba't sinasabi ni Kuya Randy na naka-sideway, eh, meron dito naka-uptrend. Eh, kasi ang utak ko na dito na eh, sa 2023, okay, sa new year, okay. So, anyway, pag nakita ko naman itong MA50 na ganoon, at nagkaroon siya ng parang makaka-form ka ng box dyan, yun is sign na yun na nagsa-sideway na siya, okay. So, overall, it's naka-sideway, pero tingnan din natin yung daily chart niya. Kasi dito natin titignan kung papasok na tayo or magbebenta sa daily chart. Okay? Laging bababa ka ng isa. Okay? So, may naka-downtrend siya. Kasi nasa taas yung dalawang moving average. So, overall is itong SEC is naka-sideway. Okay? Ba't natin sinasabing naka-sideway? Kasi ito, oh. Ayan, oh. Yung box na yan. Okay? Pwede kang gumuhit dyan ng dalawa eh. Oh. Ayan, oh. Ayan yung support na yan and here. Okay? Ayun. So, kung lalabas sa dyan, doon mo lang masasabi na hindi na siya nagsa-sideway. Right? So, next company is yung SMC. Okay? So, medyo parang nagbakasyon tayo dito sa ating YouTube channel, no? Kasi nga dahil sa work ko sa Saudi Arabia na nag 12 hours ako talaga nakakapagod. Akala nyo siguro hindi ako nag-trade. So, nagtitrade ako and nag-aaral ako para hindi ko makalimutan, no? And actually, ninibago rin ako sa pag-video, okay? Nag-setup ako ng masyadong matagal. Kaya inuna ko muna yung shorts. Shorts videos, hindi yung short na sinusuot. Okay, so, San Miguel Corporation, okay? So, masabi natin na nag-uptrend na, no? Nag-uptrend na siya dito sa daily, okay? So, actually, nagsa-sideway siya sa weekly, eh. Nakita natin. Ba't natin sabi na nag-sideway? Ito, yung. Hindi pa siya nag-ano dito, eh. Sa resistance na yan. Ito. Okay? Dito. Ayan. Okay? Ayan.
Hindi pa siya nakakalampas dito. And dito, another, no? Another. As long as nandito siya, okay? At least, lumampas siya rito sa ating MA200, yung tinitingnan natin para sa mga long-term traders, right? Kasi dito sa one day is napaganda, no? Yun, medyo may konting sungot doon. Pero dito, tinan mo, ang laki ng volume dito, no? Siguro hinabol itong cash dividend ng record date is October 7, ex-date October 4. So, kailan yung maraming bumili? September. Tapos, nag-alisa na sila after that. After nung ex-date. Hinabol lang yung dividend. Okay, no problem. Itong MSC is masabi natin nagsisideway din na. Okay. So lahat is almost itong natira pala natin is nakalaya mo lahat is sideway. Okay, so SMPH, tingnan natin na we don't know tomorrow kasi Friday ha. So tingnan natin, see, talaga nag-sideway siya ha. Ayan, makaka-form ka ng box dyan. Kumbaga balik-balik lang siya dyan, hindi siya pa ganun. Okay, although naka-uptrend siya actually. Naka-uptrend siya. Ang sideway niya is diagonal. Okay, yung dalawahan parallel channel, okay, tingnan mo, oh. Yan, yun, oh, so ang sideway niya is pa diagonal na pataas, so maaari kang bumili dyan kung ikaw is daily trader, pero tingnan natin dito sa 1 week, okay, so sa 1 week is nagsisideway. Naka-sideway siya sa 1 week. Okay. Oh. Eh, yung high na yan. Kailangan malampasan niya eh. Yan. Oh, masyado nang malayo yun ano. Oh, at least ito man lang. Yan. 2022, 23. At least ito man lang ano. Makalampas siya dun. Kasi naka-after na rin siya. And ano pa yung sinasabi natin kung bakit sinasabi natin nagsisideway. Naka-straight itong mga line. So, sideway yun. Kasi yung angle niya dapat sa mataas, ano? Like here. Tingnan mo yung angle nitong dalawa. Di ba pataas sila? Talaga nag-uptrend, right? Pati sa daily, no? Naka-straight lang yung line. Okay? So, yung SMPH natin is naka-sideway. Okay?